Hello, good morning everyone. Magandang araw sa inyo. So, meron tayong LED TV. So, check natin kung ano yung problema. Ito yung kanyang charger. Power supply. Check natin. Plug na. Eh, meron naman. 12.15 DC. So meron namang output yung ating adapter. Okay. So pag in-plug natin, yun. May nag-blink dun. May nag-blink. May power naman. Yeah. Yun lang, walang faster. Power on. Wala siyang faster. Okay. Again. Unplug, tapos plug in. Yun na kakaroon naman ng indicator means may power na pumasok. Power on. Walang display. Okay guys, buksan natin. Check natin kung ano yung problem. Yan, bukas na. So, ang step natin, magkakaroon muna tayo ng voltage measurement. Okay. So, check natin yung supply input. Yan. Plug in na. Meron na rin power on. Natin to. Ito ay 12 volts. 11. Oh, 12.07. Ibigay sa akin na itlog. Ito isa ay 12.05. Ito supply ito naman eh. Ito ay supply ng inverter power supply. Ito. Inverter.
Ngayon, ang second step, suka tayo ng mga kapasitor na kinalaman sa voltage, bakit hindi tumuloy yung power. Meron dito ng kapasitor, isa, dalawa, tatlo, saka yung apat. Check natin, 470. 470, 470. Ito ay 100, 470. So, tatlong 470 at saka sa 100. Okay, set natin sa zeroing. Kung 470 yan, dito yan sa green na yan. Okay, in circuit test, check natin 470. Good. Good yan. Yung 100, same spot. Doon din. Okay. Good yan. At itong 470 rito, ganun din, same spot. Okay, good. At itong last, itong capacitor na to, same spot. Yun. Yun guys, oh. Click. Click siya. Again. 470. Nasa yellow. Ayan. Ayan, nasa yellow. So, that means yung ating capacitor na to ay leakage na. Okay, dunutin natin. Tapos, sige, i-remove natin yung ano, yung capacitor na yun. Remove natin. Ito siya. Ito na mga pamputa. Ayan. Wala na nga ito. No? Wala na nga. Umalis na sa ilalim. Umalis na. So, confirm na sira na talaga ito.
Malsa sa ilalim. Okay guys, hanapan natin ang kapalit. Ito yung palit natin. For 70 by 25. Wala na yung kanyang filter station for filter station, so kaya nag drop na yung voltage na 12.06 na yan. O, tama. Nag drop siya ng ano. Pag pinalitan natin to, check natin yung voltage kung tumaas. Pag ganitong mga issue at capacitor, madali lang itong ma-detect kapag meron kang ESR. Alam nyo, isa sa mga common problem is yung capacitor. Yan na, buksan ko ulit. Then? Wala pa din. Okay, yan. Medyo may kakunatan yung hina. Hindi na ilaw kasi dito, oh. Yan. Yung red tapos green, hindi na ilaw. Okay na yan. Okay, yung supply nyo kanina ay 12.06. Ngayon ay 17.
Okay, so sukat tayo ng voltage. Yan na, ikabit na natin yun, mas malaki. Plug in. Yan. Yan na siyang paano ba matanggal yung lock? Power. Then ang voltage dead stable. Okay, stable. So check natin kung iilaw na yung backlight. Then, ayaw pa rin mag-display. So, walang binibigay na yung binibigay na supply pa. Ngayon, check natin yung cup ulit na yan. Gamit yung ating ESR. Zero na. Ito ay 220. So, same spot dun sa pinakababa. Yan guys. Open. So, isang-isa. Ganun din. Open. Ngayon, hanapan natin. Tapos, i-replace ko. I-test natin ulit kung okay na. Yun. After na mapalitan natin yung capacitor, tinest natin, wala pa rin lumabas na backlight. Pero dito may napansin ako itong 2 cups na to shorted. Yan. Pinunot ko na yan eh. Napagkamalang kong shorted. Itong isa, ito ipapalit ko. Ngayon, hinahanap ko pa yung dahilan bakit shorted to, although may pamalit na tayo. Ito, filter natin to, no lock. Although sira tong capacitor na to, hindi naman siya nagbigay ng light. Itong dalawang ceramic na ito. Ito. Pagkama lang ko ito kanina na shorted. Niremove ko yan eh. No? Ito, niremove ko itong dalawa na ito.
nung ma-remove na yan, shorted pa rin. Tapos naghanap pa ako ng ibang components na problema. Kasi gusto ko talang malaman kung anong shorted dito eh. Ito mga good naman to. Itong cup naman, hindi naman siya shorted. Itong supply, hindi naman siya shorted. Ibig sabihin, buo yung supply na yun. Isa lang napansin ko, itong drive na IC na ito. Yan oh. Oh, 00. Yan oh. Shorted siya. Compare dito sa kabilang channel. Yan oh. Wala siyang reading. So, na-confirm ko ito na sira talaga itong IC na ito. Yan. Shorted talaga. So, na-determine natin kung ano yung problema. Wala naman akong pamalit. So, palitan natin ng ganitong buo. Pang 15 to 22 inches. Then ito. Parehas sila pero yung structure medyo may pagkakaiba. Itong isa, 6 ang kanyang pin. Itong isa ay 5. So, ang gagawin ko dyan, sa circuit tracing na lang. Yan, o, tingnan nyo, nasira yung ano eh, nasira tong socket nyo na ito. Sunog siya, lumutong. Kaya nabiyak na. Ngayon, dito sa isa, gagawin ko dito siguro ay ihinan ko na lang ito, itong connection na ito, mga to. Dito sa kabilang BL drive natin. Diyan, dahil wala naman akong socket na may ilagay dyan, ihinan na lang natin. Okay guys? Tingnan nyo. Ayan. Yung connections, lipat na lang natin dito. Yung sa mga terminal na yun, doon ko ihinangin. Okay, so i-trace out natin. Gamit yung ating multimeter. I-trace out natin. Okay, itong yellow pumunta doon sa positive. Ayan. So, B plus natin yan. Itong black is ground anywhere. Ayan. Tapos, itong red. Ayan yun ay pupunta yan sa transistor na ito, sa BL on. Yung color coding nito, nag-rumble na eh. Nag-rumble na siya. Hindi na nasunod natin yung color coding. So, ang original kasi nito, itong red, yan dapat ay ano eh. Yan dapat ay positive. Pero hindi eh. Rumble na. Itong red naging BL on na siya. Ayan o. Oh. But anyway, so wala naman problema. Unless na mapa-energize natin to. Ang problema lang nito, kapag may nag-repair na ng iba,
hindi na nasunod yung color coding. Ito, check natin ang yellow sa positive. Yan. Ang ating black ay sa ground. Yan. Yan. 0, 0. Ang ating red ay ginawa nating bill on. Punta dito sa base ng transistor. Hop. Teka, sana ba? Pilitin natin. Punta ng base yan eh. Hmm? Kalimutan ko saan pumunta yung kanina. Ito. Ito yung papunta sa transistor na yan, yung ating red. BL on. Supposed to be, dapat yellow yan eh. No? Nagkapalit-palit na. Okay. So, i-test natin. Okay na guys. Then may power on na. So yun yung pinalta natin. Ito yung ano, driver natin. Ayun, okay na. Meron ng rusted. Okay na ito guys. So nga pala dun sa mga friends natin na hindi pa naka-subscribe sa ating channel, ini-invite po kayo na mag-subscribe sa ating channel. No? Tapos paki-click na rin yung bell and paki-like and share na rin po para updated po kayo sa ating mga bago nating videos na i-upload. Okay na po ito. At maraming salamat sa ating mga kaibigan na walang sawang matangkilik ng ating channel. Maraming salamat at have a nice day. Bye!